Live daw. Moses. Laptop. Sa sulitan siya. Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo po'y magkakasama na naman sa ating po namang tapatan sa Aristocrat. Mahalaga po ang pag-uusapan natin sapagkat may kinalaman ito sa universal health care at maging sa social security natin. Ang sabi kasi, in times of crisis, where do people go? Pag meron ba nagkakasakit sa pamilya, saan ba nagpupunta? Nakatutugon ba ang pamilya sa pangangailangan in times of emergency? Meron bang tutugon? Meron bang malalapitan? Nabanggit po ng mga kaibigan ko sa iba't ibang larangan na sa Pilipinas merong extended social security. At ito po ay mula sa mga kamag-anak, sa mga ninong at ninang, sa mga kumpare at mga kumare, at iba pang mga kamag-anak. Ang sabi nga sa Pilipinas, success is relative because the more successful the person is, the more the relatives. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. We're joined by Mr. Sergio Ortiz Luis Jr., a chair of the Philippine Chamber of Commerce and Industry. We also have with us former Senator Joseph Victor Ejercito, ang principal author ng Universal Healthcare, and Dr. Jean Nisperos. Siya po namang dalubhasa sa Community at Social Medicine ng College of Medicine ng UP Manila. We're also expecting Attorney Sunny Matula ng Nagkaisa at Federation of Free Workers. At ganoon din po naman si Dr. Eugenio Jose F. Ramos, ang Chief Executive Officer at Pangulo ng Medical City. Sabi nga, for full disclosure, we also invited PhilHealth and Social Security System. We did not receive any word from PhilHealth, but we received word from Social Security System at ang sabi ay hindi sila makadadalo. Siguro, to give us an eye view of what the universal healthcare is, let's listen to a good friend, Senator J.B. Ejercito. Magandang araw po and welcome to the discussions, Mr. Senator. Yes, yes Mel, magandang araw sa iyo at sa ating mga taga-subaybay ng tapatan sa Aristocrat. Magandang umaga rin kay Dr. Jean at kay Sir June Ortiz Luis. Yes. Yes, of course. Kilala po natin yan na, sa chamber. Kaibigan po natin si Sergio Ortiz Luis Jr. at sa ating matagapakuloy. Unang-una ko yung nagpapasalamat, Mel, sa pagbigay sa inyo ng oportunidad dahil medyo umiinit na naman ang usapin tungkol sa PhilHealth dahil doon sa uminit yan, no? Dahil dito sa paghingi nila ng karagdagang contribution, ng pag-increase ng contributions for this year. Buti na lang po ay ako'y nabigyan nyo ng pagkakataon dahil ang isinasangkalan, ang ginagamit na justification ng PhilHealth ay yung Universal Healthcare Law, no? Na kung saan nakasaad po sa batas yung increases na yan, no? As we go along. Tama po yun, Mel. No? Kaya lang po, gusto ko lang pong liwanagin na ang Universal Healthcare Law is considered one of the landmark laws that was passed recently under the administration of the President. At ito po ay ambitious. So ang hangari po natin na ang bawat Pilipino ay gawing miyembro na automatic ng PhilHealth. Kumbaga, hindi na kinakailangan mag-contribute pa, no? Dati-dati ang miyembro lamang ang sakop nito, no? Pati PWD sa senior citizen. Ngayon po ay universal. Kumbaga, bawat Pilipino ay mararamdaman nyo na ang dyan ang pamahalaan para umayuda sa iyo sa oras ng inyong pangangailangan kung kayo ay magkakasakit. Yan po ang pakay ng Universal Healthcare Law. Pangalawa, Mel, gusto ko lang din liwanagin na ang pagpasa ng Universal Healthcare Law, ang nais po natin at layunin ay gumaan at gumanda ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Isa sa mga mabibigat, alam po ni Dr. Jean yan, na isa sa pinakamabigat na problema ng bawat Pilipino ay tuwing magkakasakit ang isang miyembro ng pamilya, lalo na kung ito'y maluba at malala, no? Na halos lahat ng inyong ipon,
Kung OFW man kayo o na nagretiro, lahat ng inyo pong ari-arian ay minsan nauubos dahil lamang sa medical expenses. Kaya nga po sa universal healthcare law, yan ang gusto nating mabigyan, no, ng solusyon. At pangatlo, and siguro gusto kong liwanagin na ang universal healthcare law ay pinasa noong panahon na normal ang sitwasyon, magandang sitwasyon, magandang takbo ng ekonomiya, ang halos lahat ay maganda rin ang trabaho, kaya't kayang-kaya pong mag-contribute ng bawat isa para po magkaroon ng isang genuine universal healthcare system. Kaya lang po, Mel, sa sinamang palad, no, ay ako, siyempre, bilang principal sponsor ng universal healthcare, no, nalulungkot ako that the first year of implementation of the UHC, which was 2020, eh, tinamaan naman tayo ng pandemya, no? Nobody foresaw this coming. Not even the doctors, not even the first world countries. Lahat po tayo, no, Mel, nagulantang po tayo at hindi natin alam kung ano po ang gagawin natin nung tumama ang COVID-19 pandemic sa buong mundo. Kaya nga po, mga kababayan, ako po, bilang kahit ako'y principal sponsor ng Universal Healthcare Law, ako po'y nakikiusap sa PhilHealth na ipagpaliban, no? Actually, nagkaroon na ng order ng Pangulo, ako'y nakikiusap noon na ipagpaliban muna ang increases hanggat meron po tayong pandemic. Kasi crisis situation po ito, Mel, no? Unang-una, yung mga magko-contribute tulad ng mga employers, they are trying to survive with their businesses. Diba? Hirap na hirap ang manegosyo. And pangalawa, marami sa ating mga employees, dating 5-day work week, ngayon 2 days o 3 days na lang. No? Marami pa natanggalan ng trabaho. Kaya we cannot expect, no, them to contribute a higher rate. Hirap na nga po ang buhay, ay ayaw ho natin ng ganun. Dahil uulitin ko, I would like to reiterate, ang pakay po ng Universal Healthcare Law ay pag-aanin ang buhay ng bawat Pilipino. Okay. At yan ay simula pa lamang ng ating panauhin, ano, sa issue na bumabagabag sa atin. Dr. Gene Esperos, ano po ang inyong pananaw sa sitwasyon? Can you please share with us your thoughts about the universal health care? Is it universal? Thank you, Sir Melo. Thank you, Senator JV, for that wonderful explanation regarding the purpose o yung layunin talaga ng universal health care law. At nakikita ko naman na maganda yung intention niya dahil malinaw na gusto niyang tugunan yung sitwasyon ng mga Pilipino. Gayunpaman, malaki kasi yung pangamba ng mga kasama ko at katulad ko sa usapin ng Universal Healthcare Law because pinopromote siya as a game changer sa usapin ng health situation natin, sa pambansang kalagayan ng sistemang pangkalusugan natin, particularly the way we provide healthcare services sa mga mahihirap na mamamayan. At tama po yung sinabi ni Senator JV na sa Universal Healthcare Law, automatic lahat ng Pilipino ay saklaw na ng PhilHealth. Pero ang tanong po namin, mayroon siyang mahalagang bagay na hindi na natutugunan. Dalawa yung pinakamahalaga. Una, naka-angkla pa rin siya sa PhilHealth. At lahat ng problema ng PhilHealth, sa sistemang PhilHealth, ay kaakibat niya. For instance, ang problema po natin, kalakhan ay preventable diseases. A PhilHealth-based system ay nasa treatment, nasa hindi sa prevention kundi sa curative system. Kailangan magkasakit ka muna bago mo mapakinabangan yung PhilHealth. So hinapapabayaan talaga yung matagal na nating problema at lalong nararamdaman natin ngayon, which is the public health system. You know, paano natin ipopromote yung public health? Pangalawa po, yun na nga, ano, hindi rin niya sinasagot yung fundamental question na ni-raise na po ni Senator JV, which is, bakit ba napakamahal magkasakit? Bakit napakamahal magpagamot? At napakahirap magpagamot dahil napakamahal. Hindi po siya masosolve lang ng simpleng usapin ng sino magbabayad. No? Kasi yung gastusin ay hindi nagbabago. Pataas yan ang pataas. At yung PhilHealth system ay nagsasabi lang na okay lang, mataas ang gastos dahil may magbabayad para sa iyo. Ang laki pong problema niyan. In fact, there is no proof that yung habang lumalaki yung pondo ng PhilHealth ay nagiging mas accessible yung healthcare system natin sa mahihirap. So yun lang po yung isang nakikita nating problema.
in the 25 years of PhilHealth, 1995 itinatag ang PhilHealth, wala pong malinaw na ebidensya na nagpapakita na habang nilalakihan natin ang pondo ng PhilHealth, nagiging mas accessible ang health services sa may hirap. In fact, from 2010 to 2018, ang pondo ng PhilHealth po nag-balloon from 2 billion to something like 57 billion, a 50 billion difference. And yet, yung out-of-pocket spending, yung nilalabas ng kada Pilipino tuwing magkakasakit siya, ay nananatiling 60%. Napakalaki, hindi lumiliit. And ang worst po, yung help-seeking behavior, yung behavior na may hirap na kailan ba ako magpapatingin, dapat na ba ako hindi po nagbabago yun dahil yung talagang mahihirap na nangangailangan ng tulong natin, hindi po nagpupunta sa ospital kahit may PhilHealth sila. At yun po yung isang kailangan nating suriin. Ano? Paano natin yan haharapin in spite of the well-intentioned law like the universal healthcare law? Okay, very good. Maganda itong discussions natin. Mula sa isang hospital administrator, we have the Chief Executive Officer and President of the Medical City, si Dr. Eugenio Jose F. Ramos. Dr. Ramos, good morning and welcome to the discussions. Hi, good morning, Melo. Mr. Nice to see you. Nice to see you. Yes. Gaano po ka ayos ang ospital ngayon na merong kontrobersya sa PhilHealth? How are you today? Well, kami po ay naka-manage naman. We survived 2020. Of course, you know, Medical City was at the forefront, no, of the COVID crisis. So we relied a lot on help from outside. We relied from donations and everything. We had problems with our suppliers, but our suppliers also helped us, no, through by actually just waiting for us to pay them. Our cash flow became very, very limited, severely limited. And so we really relied on our reimbursement from PhilHealth, which actually did not really come on time. So far, we had this IRM sometime in April. We were paid 140 million. But at the moment, we have a total of around, let me check, a total of around 600 plus million receivables from PhilHealth for the hospital and around 300 million for the professional fees of the doctors. So in other words, the doctors, the staff of the Medical City, continue to provide the service for the PhilHealth covered by the COVID patients covered by PhilHealth, regardless of the fact that we had a very limited cash flow. No? Okay. Pakiusap talaga namin ito. Talagang nakikiusap na kami na talaga namang pakiusap din kami ng pakiusap sa suppliers namin to just wait for a while until we get our cash flow back. Mm-hmm. Okay. At paano kayo nagsusurvive? Nangungutang ba kayo ng pera sa banko para magpatuloy ang operasyon ninyo? If yes, that is not classified. It's it's a combination, no? We kept on actually the Bayanihan 1 and 2 and the Bayanihan 3, hopefully the banks, we have had a good relationship with our banks, and so the loans that we had they allowed us to extend this, no? So ito ngayon, kapit kami sa patalim because of the fact that hopefully when the crisis subsides a bit, no, more and more patients without COVID are coming in. And so our census has improved significantly, mainly the non-COVIDs. And this is where we are able to at least manage our cash flow. Okay. So ang mahalaga pala sa inyo, doktor, ngayon, bayadnihan. Bayadan Opo. Kayo ng PhilHealth. Opo. Okay. Malupit ito. From the business side, Mr. Jun Ortiz Luis, please. What are your thoughts about our social protection programs? Good morning, Jun. Good morning, Melo, at ating mga kasama dyan, Senator JB, Mr. Nesperos, at si Dr. Ano. Alam mo, kami naman, happy naman sana rin sa yung research sa law, universal law, sa ano, talagang yan. Maganda. Kailangan talaga yan. Ang problema nga lang, itong increases inaano namin na, you know, it's a very, hindi normal itong time na to. Marami sa tao natin
nawalan ng trabaho, alam naman natin 90% ng mga enterprises natin ay mga micro industries, no? Kalahati noon halos nagsara, yung iba nag-iisip pa kung magbubukas o hindi, no? Eh yung malalaki hindi masyadong problema 'yan. Pero yung mag-i-increase ka, napakalaga kahit na piso eh. Dito sa time na 'to dahil kulang na kulang yung pera ng tao. Umaasa nga marami sa ayuda ng gobyerno eh, tapos pagtataas pa. Eh although sasabihin maliit lang naman 'yan, eh para rin sa mga talagang isang kahigsan to ka, eh malaki 'yan, malaking bagay 'yan. So yun sana inaano namin, yung mai-postpone muna itong mga implementation nito mo ito. Aha. At mukhang na-postpone naman, ano. Kaya lang ang tanong dito, kaya nga kinumbida rin natin si Congressman Joey Sartis Alceda dahil sa Ways and Means Committee ng Congress, eh magsusurvive ba yung PhilHealth kung hindi mag-i-increase? Coming from the businessman's point of view, June, mabubuhay ba yung PhilHealth kung hindi mag-i-increase? Well, sa totoo lang naman, eh, lahat ng yan guaranteed by the national government. Eh. At at the end of the day, sagot naman talaga ng gobyerno yan, pati yung SSS. So, nagpapamigay nga ng pera ang gobyerno at itong maayuda. Eh, bakit naman sasabayan pa ng pagtataas? At kung hindi pa nga maliwanag yung dapat ma-audit pa kung ano talaga nangyari dyan sa PhilHealth, ano? At napakaraming question. At sabi naman, marami silang pera. 175 billion yata yung sinasabi nilang ano nila, standby fund nila, no? Eh, kaya hindi namin maintindihan bakit kailangan magtaas pa at this point of time. Okay. Senator JV, your views on the PhilHealth controversy, if there is such a thing, may nawawala raw bilyong-bilyong piso from the outside looking in. Well, actually, I just like to reiterate, no, that the universal healthcare law, although passed already, it's a work in progress. Hindi po ibig sabihin na nung naipasa po ang batas na ito, eh, magic po lahat po ng healthcare system natin. Perfecto na at maganda. It's a work in progress, no? Kaya nga po, no law is perfect, no? After a year, it can be amended. We can make adjustments. And especially now that there's a pandemic, we have to adapt to the situation. Siguro, kung pwede lang, Sir Melo, i-address ko lang yung sinabi kanina ni Dr. Jean, Ms. Peros, no, na yung pong PhilHealth kasi dati po, ang sinasagot lang niya, kapag kailangan ma-hospital ka muna bago mo maramdaman yung ayuda ng PhilHealth. Sa universal healthcare law, we are strengthening the preventive side, yung primary care po. Kasama na po dapat ang checkups and laboratory tests, yung annual checkups and laboratory tests will now be covered by the universal healthcare law. Kaya lang, siguro, Dr. Jean, Mel, nagkaroon po ng pandemya, kaya nga po, nagkagulo-gulo tayo. Yung first year of implementation, probably that's the reason hindi alam ng sambayanan na ang preventive side, yung primary care natin, yung checkups natin, ay sagot na rin po yan ng universal healthcare law. Pangalawa po, yung pong sinasabi, hindi alam din ng marami natin makababayan na nag-level up na rin po yung ating pong mga packages, no, sa PhilHealth. For example, magkaroon ka ng angioplasty or heart transplant, angioplasty or bypass, 500,000 po ang inyo pong makukuha. Kidney transplant, 600,000 to 700,000 po. Pag breast cancer, 200,000. Ngayon po sa COVID, no, pag COVID, severe pneumonia, 30,000. Pag ikaw ay COVID patient, severe pneumonia, 300,000. At kung na-intubate, up to 700,000 po ang inyo pong makukuha. Ngayon po, yung pong tanong nyo, Mel, no? Marami rin po ang nadidismaya na sinasabi because probably of the different scandals that is plaguing PhilHealth. Totoo po yun, no? Na nagkaroon nung nasa Senado po ako, nagkaroon tayong investigasyon ng cataract scam, nung pong upcasing ng mga cases, no? Yung pong dapat bronchitis lang, ginagawa nilang pneumonia para po instead of 3,000, 15,000 o masisingil. Worse, ginagawa pang severe pneumonia para 30,000. Kaya lang, Mel, sad to say, it's not only PhilHealth ang may kasalanan. It's a collusion, no? Maraming private hospitals, marami pong doktor din, pasyente, lahat po sila parte, no, ng mga scam na to. Ngayon po, I want to make, siguro dapat sila Dr. Jean, yung mga doktor natin dito,
have to be aware of this. Itong COVID po, meron na naman panibagong scam na nangyayari. Na kahit po hindi COVID, ang kaso o ng isang pasyente ay dinedeclare as COVID para po makakolekta sa PhilHealth. Kaya ako bilang principal sponsor ng Universal Healthcare, nagdurugo po aking puso, nalulungkot ako with all the good intentions of the law, ay marami pa ho ang nagsasamantala dito po sa PhilHealth. At sad to say, we only have one national health insurance. Wala ho tayong choice. Sa iba po, meron dalawa, tatlo. Here, we only have PhilHealth. No? So, kinakailangan talaga. Ako, I would like sana kung yung sino man ang mga talagang involved doon sa mga scams, scandals, whether doctors, whether hospitals, or PhilHealth personnel, itong mga nakaraang scams, sana po ma-prosecute at may makulong para po katakutan kasi wala ho natatakot eh. No? So, siyempre, I'm just raising my frustration kasi ang ganda-ganda ho ng intention ng batas. Kaya lang, ang dami rin gumagawa ng paraan para pagkakitaan. Huwag naman ngayong panahon ng pandemya. Sana naman makonsyensya naman kayo. We are all trying to survive. Businesses are trying to survive. We employees, everybody is trying to survive. No? Mm-hmm. Maraming pagkakataon na kumita. Huwag naman ngayong pandemya. Yeah. Dr. Ramos, from your end, sa medical city, ano po ang sitwasyon? Can we honestly say everything is above board as far as medical city is concerned? Yes, please. Yes, you can, Senator JV, you can be assured that medical city has always been above board when it comes to the spill health issue. And in fact, it's the other way around in our case. No, we are working on the non-COVID cases more because at least we can have some cash flow. Because when a COVID patient comes, we actually have problems with the receivables. No, so it's the other way around. And yes. I think that also is the same thing among the bigger hospitals in Metro Manila, who also share the same problem in terms of the receivables from PhilHealth. And I think the issue that Senator JV is talking about would probably be applicable to the smaller hospitals where yes. regulation is not so good. Yeah. Okay. Yes. I. All right. We're joined by Attorney Sunny Matula of Nagkaisa and Federation of Free Workers. Magandang araw, Attorney Sunny. Anong pananaw ng mga manggagawa sa issue ng social protection at ng healthcare? Please. Magandang umaga, Camilo, at ating mga kasama dito sa Tapatan sa Aristocrat at siyempre sa iyong milyon na tagasunod. Ang kasalukuyang sentimento ng mga manggagawa, lalong-lalo na dito sa increases na ipinataw ng Social Security at ng PhilHealth, ay nananawagan kami sa Executive Department na i-defer muna yung implementasyon itong 1% na increase na ito sapagkat nasa extraordinary situation tayo o matatawag nating justifying circumstance na inaharap ng mga manggagawa lalong-lalo na at syempre ang mga ng mga employer itong malaking problema sa pandemic na marami ang mga kumpanya na hindi nag-ooperate syempre ang mga manggagawa hindi nakapasok sa trabaho at kung makapasok man ay skeletal yung kanilang reporting. Ano? At nagpapasalamat kami sa Pangulong Duterte sa kanyang desisyon na i-defer muna yung pangolekta sa 0.5% increase sa PhilHealth. Pero hinihikayat namin siya na ituloy na rin yung sa SSS na i-defer. Samantalang hinihintay natin yung may mga panukalang batas na kasi ngayon sa Senado at sa House of Representatives si Senator Villanueva ay may proposal na at si Speaker Velasco at siyempre yung isang Villanueva sa lower house at saka si Congressman Kimbo ay may mga proposal na i-defer muna. Tama ba yung pagkakadinig ko na minumungkahi rin ng mga manggagawa na yung ibabayad ng mga miyembro sa PhilHealth at maging sa SSS, kunin na muna dun sa intelligence fund ni Pangulong Duterte?
Okay kami dyan. Okay kami dyan. Alam nyo, Camilo, yung kung kulang ang pondo sa social security system, pansamantala, may paraan naman eh. Halimbawa, yung Section 20 ng Republic Act 11199, may proposisyon doon. Kasi, alam ito ni Commissioner Ortiz, kasi kasama ko siya dati sa Social Security Commission, na yung national government ay nirequire na magbibigay ng appropriation sa social security system annually. Pero hindi ito sinusunod ng ating gobyerno mula noong naitayo itong social security system. Yung nagko-contribute lang ay ang employer at ang workers mula 1957. Maliban doon sa unang 500,000 na seed money ng social security system na nanggaling sa gobyerno. Okay. So ito pa lang social security system eh kasing tanda ko na dahil 1957 ano. Nag-open actually Camilo 1954 yung batas nagsimula. Oo, kaya lang na-implement 57. Nag-operate. Yeah. Okay, Gene, would you care to react to the statement of the good former senator about PhilHealth na nag-level up na rin naman, kaya lang hindi pa rin perpekto itong batas na ito para tugunan ang pangangailangan ng madla. Please. Yes, thank you Sir Melo. Thank you Senator JV, no. Naintindihan ko yung concerns about yun nga yung hindi pagtatalaga ng tamang sakit, no, na ginagawa ng iba. Pero tingnan po natin how ang isang pasyente ay nagagamit yung PhilHealth sa isang lugar kung saan kulang na kulang ng health facilities, lalo na yung government run facilities kung saan ang isang mahirap ay pwedeng pumunta. Napipilitan siyang pumunta sa isang pribadong hospital, a private hospital that may be small, but it's the only one there. So pupunta siya doon, halimbawa ang sakit niya ay pulmonya. Dahil ang PhilHealth ay case rate, ang babayad ng PhilHealth para sa specific na diagnosis na yun ay isang itinakdang halaga. Ngayon, kung yung pasyenteng yun sa tagal ng panahon niyang nasa ospital ay naubos na yung amount na ibibigay ng PhilHealth doon para sa diagnosis niya, anong mangyayari sa pasyente? Sasabihin ng mga doktor, ma'am, sir, bukas po ay mag-i-exceed na doon sa support ng PhilHealth yung gagastusin nyo. At dahil nasa privado kayong ospital, lahat po ng susunod na gagawin sa inyo ay babayaran nyo na out of pocket or kung meron pa man kayong ibang insurance. At dahil mahirap yan, out of pocket yan. So anong gagawin nung pasyente? Sasabihin niya, pwede niyo po ba akong ilipat na sa isang pampublikong hospital? At dadalhin ngayon siya sa isang malaking pampublikong hospital, whether it's regional hospital or the Philippine General Hospital. At pagdating doon, ang diagnosis niya ay pulmonya pa rin. Pero wala nang makukuha ang PGH o yung public hospital dahil nakuha na ng pribadong hospital. So ang nangyayari ngayon, meron kang mga pasyente, lalo na yung mahihirap, na nagagamit nila yung PhilHealth, hindi sila gumagaling, they wind up in public government-run hospitals. At doon sila talagang natitreat ng matagal at out of pocket yun. At yung hospital, yung subsidy ng hospital na yun, ang ginagamit para mapagaling sila. In fact, sa Philippine General Hospital, may malaking percentage ng mga PhilHealth members, pero hindi na magamit yung PhilHealth benefits dahil same yung diagnosis. So ang ginagawa na lang ng iba ay idinadagdag yung dagdag na sakit. Halimbawa, kung pulmonya yan at may sepsis, sasabihin na lang na sepsis para makadagdag din ng kubra yung hospital doon sa pasyente. It's not always because of collusion. Sometimes, dahil talaga yung sistema doesn't help the patient. Ngayon, ang sinasabi po natin, nakakulungan doon sa batas, ay yung mga matagal ng kakulangan sa healthcare system natin. At ano po yan? Government-run facilities to the grassroots level. Wala pong pupunta ng ibang pasyente sa maraming lugar outside of Metro Manila. Swerte yung mga nasa Metro Manila, andito lahat ng malalaking hospital. Pero pag lumabas ka sa Metro Manila at sa key cities in the country, bibihira yung public hospitals po natin and public health facilities. So they wind up in privately run hospitals and health facilities. Ano pa ang kulang natin? Kulang tayo ng mga health personnel at naramdaman po natin yan. Isa po, yan po yung mga bagay na gusto nating erase nung dinidinig yung universal healthcare law. And I agree with Senator JV that it is a work in progress. And we are asking everyone na kung pwede, kung babalikan po natin yan, pag-usapan talaga natin ng masinsin yung mga fundamental problems na hindi, may mga presumptions kasi yung universal healthcare law na hindi talaga nangyayari at nakikita natin na unravel ngayon dahil sa panahon ng pandemya, kulang na kulang tayo sa health personnel, kulang na kulang tayo sa health facilities at the grassroots.
Yan po yung mga kailangan natin pag-usapan. Yeah. Hindi lang usapin ng pera at sino ang magbabayad, kundi yung mga fundamentals ng isang talagang malakas na healthcare system. At welcome po yung sinasabi ni Senator JV na if it's a work in progress, ano, sana papag-usapan pa natin, lalo ngayon nakikita na natin yung malaking problema sa panahon ng COVID pandemic, balikan natin and let's look at, okay, nakikita na natin ngayon yung problema, ano ngayon yung pwede nating ayusin? Ano ngayon yung pwede nating palakasin? Pero, Jim, para hindi na maulit yan. Yes, Jim, sir, Mel. You will agree that we have enough laws, but the problem is, with what the executive is doing, parang kulang pa rin, ano? Ganun ba yon? Well, the law is already there po, no? Kaya nga sabi ni Senator JV, we just need to really implement. Improve it. Yeah. Well, hindi lang simple implementation kasi nga po kahit gaano ka, maraming batas na kahit gusto mo siyang i-implement ng maayos, may fundamental nakakulangan po yung batas dahil may as presumption siya. Sa usapin ng universal healthcare law, ang presumption po niya ay yung infrastructure can actually account for yung implementation ng universal healthcare law. Pero kung titignan po natin yung government-run healthcare system, kulang, ang dami po mga pagkukulang yan. You have district hospitals na understaffed, no? So, yung mga yan po, ang pinupuntahan madalas. In fact, ang datos po natin, 70% of the population go to 30% of the healthcare facilities and those are mainly public government run. So, overwhelmed po yung public healthcare facilities natin. Kulang, neglected sila dahil kulang ng gamit at kulang ng staff. Yan po ay kahit ipatupad natin ng gusto yung universal healthcare law, talagang mapupush po yan sa lalong mahirap na sitwasyon dahil hindi po siya handa at sapat doon sa implementation ng law. Kaya po, binabalik natin, magandang pag-usapan po yung mga ganyang pagkukulang. Dahil yan po, nakita na natin ngayong panahon ng pandemya na talagang meron at yan yung kailangan talaga nating harapin. Dr. Jean, let me ask you this, point blank. Ano? May pandemya ngayon. Yung bang perang dapat gastusin, napupunta ba sa health facilities? O doon sa pangangailangan natin sa pandemya? O saan ba napupunta? What have you heard? Hindi ko po masabi kung saan napupunta. Very definitely, hindi natin nararamdaman yung malaking bahagi ng mga loans para sa pandemic. Hindi natin nararamdaman. Ano? At again, yung pandemic talagang inano niya, inilantad lang po talaga niya. It exposed the long-standing weaknesses of our healthcare system. Now, hindi yan masasolve ng simply pouring money. No? Mm-hmm. Nakikita nga po natin ang DOH, hirap siyang mag-hire ng mga health personnel, no? Ng mga doctor at nurses, kahit anong pang ginagawa niya. Nagre-reklamo si Secretary Duque dahil hirap na hirap sila magdagdag ng nurses at doctors sa panahon na may pandemya. Yung mga bagay na po yan, kailangan talagang upuan at suriin paano yan magsusolusyunan. So, usapin ng pera, yung PhilHealth, halimbawa po, ang PhilHealth, ang papel niya talaga tagabayad eh. Tagabayad sa servisyo eh. So, nagbigay ka ng health services, babayaran ka ng PhilHealth. Ang isang tanong namin, imbis na ibigay yung ganung kalaki yung dagdag ng pondo sa PhilHealth, bakit hindi ibigay yung diretso sa mga government-run institutions, sa mga government hospitals? Okay. Dahil sigurado naman tayo sa mga hospital na yan, halos lahat ng pasyente ay mahihirap. At sila talaga yung pinupunta na mahirap. So sigurado tayo na direktang makikinabang dyan yung mahihirap. Okay. Senator JV, pardon my ignorance, pero hindi ko alam ngayon kung sino ang may oversight sa health sa Senado. Would you know kung sino ang nasa oversight? May oversight committee naman po ang Senado. No? Ganon din ang Kongreso. Kung sino po ang chairman ng Committee on Health at iba pang selected members, no? They comprise the Oversight Committee. In the case of the Senate, it's Senator Bongo, no? Apa. Okay. Siguro, hindi naman, ano, I'm not being sargraper or anything, no, Mel. Pero siguro ito lang yung isa sa mga regrets ko of not making it to the Senate. Because iba kasi kung ikaw yung principal author and sponsor, iba yung pangangalaga mo dun sa batas. Right now, maraming binanggit si Dr. Jean sa mga pagkukulang, sa mga kinakailangan baguhin. Siguro kung ako po yung, had I been there, no, being the principal author and sponsor, alam ko yung history ng batas, alam ko yung kahinaan, pagkukulang, and after 1 year, as I've said, no law is perfect. Kaya yes, nga after 1 year, you are allowed to make amendments. And so, siguro after 1 year na po yun, no? This coming February,
we can make the necessary adjustments, amendments, and adapt to the situation, especially now that there is a pandemic. So yun lang yung ano ko, sayang, nangihinayang ako na sana kung nandun po ako ay yun po yung gusto ko sana. I hope that the present legislators would still push for the universal healthcare. After all, this is a 10-year program naman, no? Hindi po yan 1 year. 10-year program po na nais natin ma-solusyonan mga problema na nabanggit po kanina ni Dr. G. Marami talaga, no? Sinama nga po natin dyan yung improvement ng mga healthcare facilities, yung mga government hospitals, yung mga personnel. So those are all part of the universal healthcare law. Yun lang sana, sana lang I'm asking for appeal. Appeal ito na my former colleagues na sana po ay supportahan pa rin po ang universal healthcare law. Alam ko mahirap ngayon, no? Pero when you, siguro tanongin mo rin, Mel, saan kukunin ng pondo kung hindi natin mag-i-increase ang contribution sa member, marami hong paraan, no? Especially this time of pandemic, I do not subscribe to increasing the contributions dahil hirap po ang employers, employees. Pwede po unang-una incremental increases in sin tax. Pangalawa, yung pong PCSO, yung pagcore, yung pong mga share, may mga percentage yan na pwedeng pag yun po ay naka-alat po sa universal healthcare. At pagkulang pa, ito po sana ang ginawa po ng mga congressmen ng PhilHealth at ng DOH. Doon pong nakakaraang budget season, they should have asked for supplemental funding. No? Nandiyan po yung bayanihan. Alam po natin, we should have, sinabi ni Dr. Jean, dapat magbigay tayo ng malaking, sinabi ni Dr. Sergio, Mr. Sergio Ortiz-Luis, magbigay ang gobyerno ng malaking allotment for health because in this pandemic, kailangan na ating mga kababayan. They should have asked for supplemental funding from Congress para po yan ay mapunuan kung ano yung pagkukulang doon sa increases na supposedly ay pwede pong pagkukunan ng pagkukunin doon sa supplemental funding. Yeah, okay. Siguro the Filipino voters realized the difference between electing people who know the law and electing comedians, as what people say, no? Anyway, we don't need comedians these days. Dr. Ramos, ano pong rason sa inyo ng PhilHealth? Bakit hindi po kayo nababayaran on time? Well, actually, Melo, it's not just like Medical City. It's can we see you? We haven't seen you yet. Yeah. Okay. Okay. Yes, please. Okay. Let me. Yeah. Good. Okay. Yes. There it is. It's not like Medical City lang po. Kami, we have this group that was actually convened by Yusek Vega, Yupoldo Vega. And so Medical City, the entire enterprise of Mount Grace Hospitals and the MPIC Hospitals, we are all together and we actually share data. So it's not like Medical City is separate. We have the same problems, no? Concerning the receivables that we have from PhilHealth. And so we have been actually nagging Yusek Yupoldo Vega, but of course it's not within his jurisdiction. And up to this time, because of the scandal in PhilHealth, ang nangyari is that we just have to wait daw kasi they are trying to figure out, put things in order sa PhilHealth. And so that's the kind of hope that we have that sana hindi masyadong tumagal para we can already have something to latch on, no, in terms of receivables. We don't really know. We receive monthly pa konte-konte, 20 million, 40 million. But, at the moment, sa Medical City, it's almost 1 billion po. 1 billion ang receivables namin, including po the professional fees of the doctors. I would like to add to the discussion kay Senator JB. Senator JB, I agree with you that sayang now that you were not re-elected because we appreciated what you've done for the universal healthcare. And I think the problem that we have is that not to stop the universal healthcare because it's a good one, but we really have to study not only the law itself and its implementation, but I think there has to be some interconnected approach to this in terms of the infrastructure, in terms of how payments are measured, and I think it's being done maybe in initial stages.
and the technology, digital technology, and some degree of automation that would really be a little more sophisticated will have an impact, no? Because culture is part of this. Yung palusot, yung culture of palusot na pwede tayong makakuha dyan ng some more, even if we don't deserve it. These are the things that actually are marring the success of the universal healthcare. So if it's just purely just the implementation of the law, kulang po. Kasi ang kultura po natin, marami po talagang dapat kasi kasuhin. Okay. JV, would you care to react, Senator JV? Yes, please. I agree very much with Doc. Kay Doc, no? Talagang marami talaga tayong adjustments, marami tayong mga bagay, no, sa operation ng PhilHealth, sa processes na kailangan ayusin. It is also stated in the law, meron tayong nilagay, no, we formed a Health Technology Assessment Council or yung HTAC, no. These are a council of experts, medical practitioners, mga specialists na sila po ang magde-decide, no, on how on what to do, lalo na sa mga technical aspect, especially kung yung mga cases, yung mga medical issues, especially itong sa processes na yun. Yung binanggit ni Doc, maganda ho yun. Yung pong involving information technology or computerization para maiwasan na rin po yung mga magic, kabihin na natin. Yung mga nangyayari. Oh, so ano, it's bleeding the ano eh, kakalungkot kasi it's bleeding the agency dry, no, na yeah. nasa halip na i-spread out natin sa lalo na sa mahihirap na nangangailangan ng tulong, eh minsan na napopornada pa tulad ng hospitals, tulad ng medical city na marami rin sinerbis na de-delay kasi nga sa sistema. So there's such thing as an HTAC na tinatawag na Health Technology Assessment Council. Na ito talagang panel of experts, specialists, professionals, health practitioners na sila po sana ang manguna sa mga ganitong desisyon, no? And especially ako nga, I'm recommending also ngayon na nagkaka-problema, nagkaka-controversy pati sa vaccines, no, for COVID. Sana po i-tap na natin ang HTAC, no, kasi nga mas specialist 'yan at walang politika 'yan. Lahat 'yan mga kumbaga mas may alam. Ako nga, wala nga akong alam sa totoo lang, I have to be honest, I'm not a doctor or a medical or a health practitioner. So minsan may mga bagay na hindi ko naiintindihan, kumukulot nga itong maikli kong buhok. So let us allow the HTAC, no, yung mga specialist to take the lead to make the decision for us kasi mas naiintindihan po nila. Good. Makapakagandang idea noon. Mr. Jun Ortiz Luis, coming from the business side, no, sa business sector, yung bang mga miyembro ninyo sa mga probinsya na supplier ng mga ospital, nagre-reklamo rin pag hindi nababayaran ng ospital? Meron bang ganun mga reklamo? Well, actually, personally, ala ako na kuha reklamo, no? But I also read also in the papers from the media, doon ko rin nababalitaan. Pero wala naman kaming naririnig na ano. Ang meron kaming naririnig ay yung mga may claims na hindi nababayaran dahil ang sinasabi ng mga hospital, hindi sila nababayaran. Pero yung ala ko na rin na ganun. Okay. Dahilan sa baka threatened rin yung existence ng business kung hindi mababayaran ng hospital. Kaya yun ang tinitingnan ko. Dahil for every business na magsasarado, may empleyadong mawawala ng trabaho. No? Definitely. Okay. Totoo. Nakakalungkot kung ganun. Ano? Pero anyway, we'd like to open the floor to our colleagues from the media who may have questions. Just let me know kung sino magtatanong. Pero, you know, it's outstanding to note na yung labor at yung business nagkasama sa issue ng kontribusyon. Sani, gaano ba kalala ang impact nito kung itutuloy yung kontribusyon na may dagdag? Yes, Sani. Naka-mute ka pa? Pakisuyo? Yes, please. Okay, balik tayo. Thank you, Camilo. Yung nakita natin dito na impact, yung sa 0.5% na increase sa PhilHealth, 50 pesos din yan. Kung 10,000 yung iyong salary. Doon sa 1% increase sa social security system, ay 100 din yan na buwan-buwan makakalta sa
sa payroll, ano, ang contribution ng employer at ng manggagawa, kung 10,000 yung salary ay 100 din. So dagdag yan sa kasalukuyang 12% na na kino-contribute nila. So malaki-laki rin yang pabigat sa kasalukuyan na yung sitwasyon ng ating bansa at mga mamamayan ay nagkandahirap. At kami naman ay alam namin sa normal na sitwasyon siguro justifiable yung increase na yan. Pero sa kasalukuyan lang, pwede bang pagbigyan natin yung mga manggagawa at yung mga employer na huwag munang dagdagan yung kontribusyon? Kasi bawat piso ngayon, it counts, you know, sa kasalukuyang hinaharap natin ng pandemya, lalong may kulang din sa suporta mula sa gobyerno para sa mga nawala ng trabaho. Doon ba sa mga nawala ng trabaho, meron ka bang nabalita na namatay dahilan sa kawalan ng health services? May mga yung hindi umabot sa mga ospital na mga nagka-COVID, may nabalitaan tayo. May mga manggagawa naman na lalong-lalo na okay lang yung sa mga organized sector kasi may mga Medicard sila, no? May mga card sila maliban sa PhilHealth nila. Mayroon kami isang kumpanya na 150 ang mga manggagawa sa factory ang natamaan ng COVID at namatay yung isa. Yung namatay umabot naman sa ospital pero sa kasalukuyan wala akong nabalitaan na hindi nakaabot o dahil sa kulang hindi tinanggap yung mga manggagawa sa ospital. Yeah. Dr. Jean, nasa social medicine po. Ano po ba ang nararapat nating gawin if we are to look forward and move as a country with responsible leaders and cooperative citizens? Maraming salamat dun sa tanong. Ano? Napakahirap ang Miss Universe na tanong yan. Ang hirap sagutin. Ano? Parang hindi siya simpleng masasagot. Ang isang kapansin-pansin po ay yung direksyon na tinatahak ng ating healthcare development sa bansa. At ang isang nakakabahala ay kung paano natin tinitignan ang kalusugan. And we are one of the few countries, in fact, we're one of the first countries na enshrined sa Constitution yung konsepto na health is a right. Ang kalusugan ay karapatan. Sa tingin po natin, yun ang pangunahing prinsipyong dapat gumabay sa ating sistemang pangkalusugan if we are to change and reform the healthcare system. Now, hanggang ngayon po, ang tinatahak natin ay patungo sa pribilehyo at nakita natin to sa pandemya na pag may pera ka, mas madali ka makakapasok sa ospital, mas madali ka matetest kahit sa usapin ng testing. Ano? Tapos yung result pa ng test mo, mas mabilis mo makukuha, depende sa kapasidad mo magbayad. Kung handa ka magbayad ng mas malaki, makukuha mo yung resulta ng testing mo as early as a few hours after. Pero kung mahirap ka, matagal ilang araw ang bubunuin mo. So may ganong gap at yun yung health inequity na gusto natin natanggalin. Ngayon sana yung mga batas katulad nung pinropose ni Senator JV ay nakatungo sa pagtanggal niyang health inequities na yan o yung mga gaps sa pagitan ng mayaman at mahirap. At nakikita natin na yun talaga yung layunin ni Senator JV, although napakahirap nga lang dahil yung buong healthcare system natin na hindi naka-angkla sa ganon. In fact, dahil meron tayong two-tiered system, meron kang private healthcare system at public healthcare system na running parallel with each other, talagang mahirap i-minimize o liitan yung gap na yan. Ano? At the end of the day, lahat tayo, tingin ko, nagkakaisa na paano natin sisiguruhin na paano yung serbisyong pangkalusugan na makukuha ng isang maralita ay dapat kahilin tulad sa serbisyong pangkalusugan na makukuha ng isang may kaya. Isa yun. Pangalawa, kung ang kalusugan ay karapatan, dapat masasabi ko bilang mamamayan na sa panahon na kailangan ko ng serbisyong pangkalusugan, makukuha ko yung dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa panahon na kailangan ko to sa angkop na antas at na hindi ko po problemahin kung may pera ako sa bulsa ko o wala.
Yun yung talagang esensya ng health is right or kalusugan para sa para bilang karapatan. At sana ganun natin ayusin, i-develop, paunlarin ang ating healthcare system. Yun yung maiksi kong sagot sa napakahirap na tanong mo, Sir Melo. Thank you. Maraming salamat. Paano kasi, well, si Senator JB, si June Ortiz Luis, saka si Sunny Matula at si Dr. Ramos, they've gone abroad as well. In your knowledge, sa inyong kabatiran, gaano kaiba ang sistema natin sa Pilipinas kung social security ang pag-uusapan at yung healthcare? Dahilan sa napuna ko over the years, dumami ang nasa HMO. Marami ang nagpasiguro sa HMO. Isn't this enough proof na hindi kaya ng healthcare ng pamahalaan pangalagaan ang kalusugan ng taong bayan? I don't know. John? Yes, Sir Melo. Yeah, Sir Melo, ang karanasan po natin dyan ay ang Estados Unidos. The healthcare system of the United States is so heavily dependent, umaasian sa health insurance. At sa talaan mismo ng World Health Organization, ang Estados Unidos ang isa sa mga bansang napakalaki ng health spending, ng gastusin, pero sila rin yung isa sa mga bansang napaka-hindi efficient yung provision ng health services sa mamamayan nila. So hindi na siguro sa mga nag-aaral ng mga health systems across the globe, hindi mo masasabi na yung sistemang pangkalusugan ng Estados Unidos na siyang halos sinusundan natin ngayon ay isa sa mga huwara na dapat nating sundin. Okay. In fact, it's one of the worst because it has such a high spending with very little to show for it. Ang laki ng per capita spending nila sa bawat populasyon, pero hindi angkop yung nakukuha ng kalakhan ng mamamayan. Kaya kung maghahalaw tayo ng mga modelo o ng mga halimbawa sa ibang bansa, mas marami tayong ibang bansa na pwedeng tignan, lalo na yung mga bansang hindi lang silbisyong pangkalusugan yung libre kung we're talking about welfare and social security. Kung titignan natin yung mga Scandinavian countries, hanggang sa daycare, yung mga manggagawa nila doon pag kailangan ng daycare, libre yung daycare ng mga bata. Yung edukasyon, may mga bansa ganyan, the Scandinavian countries, even Thailand, no, na meron silang health insurance din, iba yung takbo. Sa Thailand, makikita natin na ang laki ng pondong inilalaan nila para sa kalusugan. In fact, when they freed up like something like 27% of their national budget dahil nabayaran nila yung national debt nila. Nung nabayaran nila yung pambansang utang nila, yung sobrang pera nila, inilaan talaga nila sa kalusugan. At yung paglalaan nila sa kalusugan na yun, nagsimula hindi sa malalaking hospital. Sinimula nila yan doon sa mga, ang equivalent sa atin ay yung mga rural health centers at saka yung mga barangay. Nagsimula sila doon sa baba para yung mga may sakit hindi na umabot sa hospital at hindi maging magastos yung gamutan. Ganun sana natin nire-reform yung ating healthcare system. Pero maganda yung binanggit mo, ha? Nabayaran yung utang, ha? Nabayaran yung utang. Tapos, hindi na sila ng utang. At Sir Melo, ang sa Thailand pa, at ito pinapaliwanag mismo ng dati nilang health minister, ano? Sa Thailand, may kudita, may gera, kahit ano nangyayari sa politika ng bansang yan, ang budget sa health hindi nila ginagalaw, hindi binabawasan. Noong nag-burst yung bubble ng Thai economy in 1998, I think, yan yung nagkaroon ng problema. Financial crisis. Financial 1998 pa yan, yung NICUD, yung mga newly industrializing countries. Hmm. Nagkaroon sila ng financial crisis. Nanawagan ang King of Thailand na mag-donate ng gold yung mamamayan ng Thai para ma-prop up yung economy nila. Lahat ng ministries nila doon nagbawas ng budget. Pero ang health, nagtaas pa ng 7%. Okay. So sinasabi nila mismo, nasa pamunuan niya ng pamahalaan. Kung bibigyan mo talaga ng halaga ang kalusugan, gagawan mo ng paraan para masuportahan mo yung pangailangan ng healthcare system. Yeah. Short reaction dun sa sinabi mo na ano, yung nagbigay ng ginto, nag-alay ng ginto para matustusan. Baka ang reaction sa Pilipinas niyan eh, ano, bali? Mr. Senator. Ano pong pananaw ninyo tungkol doon sa
pagkakaiba ng healthcare natin with that of other Asian neighbors? Well, malayo-malayo, lalo na sa mga first world countries, no, na maganda, marami sa kanila, mas successful ang social, ang ano, ang healthcare system. Sa Canada, yung mga Commonwealth States, oh, Australia, at iba pa, lalo sa mga Europe. Kaya nga po tayo naman, ay alam nating malayo-malayo, but yung universal healthcare law is really an ambitious measure that is aimed in achieving that in the next 10 years. So it's a 10-year program. Ang siguro, one of the challenges that we really have to face, Mel, is that yung population po natin napakalaki, no? Which is the biggest, probably the biggest challenge na that I see, no, in the proper implementation of having a genuine universal healthcare law na maayos, no? Kasi halimbawa sa Europe, no, ang lilito ng populasyon nilang ng kanilang mga bansa, eh, no, kaya ang ganda ng healthcare system, very manageable, nasa 5 million less than 10 million ang population ng mga ibang, you know, ng ibang bansa ro, no? Kung ikukumpara din natin yung Canada, Australia, sa kanilang land area at lahat, no, ang they only have about 30 million people as compared to us na 106 million tayo. Kumbaga, triple yung ating population compared to them, no? Na napakayaman pa naman nila. So I think that will be the biggest challenge that we have. Although sabi ko nga, eh, ano, wala namang problema, wala namang sabi, I agree with Dr. G, no? Kung talagang pagtutungunan mo ng pansin, bibigyan mo prioridad, no? Nasa leadership din, kung talagang yan ang bibigyan mo ng focus, no? Kasi para sa akin, na for a successful administration, government, para sa akin, nararamdaman, of course, mayroong peace and order, na maganda yung mayroong edukasyon, at syempre, pinaka-importante, nararamdaman yung healthcare system maayos. Pag malusog ang ating mga kababayan, ay palagay ko doon mararamdaman na doon natin masasabi na magaling ang pamumuno. Okay. Very good. Jun, mula sa business sector, bago ako magtungo sa isa pang medical issue, how would you compare our health program with that of other countries? Alam mo yung universal health program, that was really a game changer. Noong araw, huling-huli tayo. Pero with the universal health care program ni Senator JB, although hindi pa perfecto yung the way it's being implemented, eh malaking bagay yon, yung alam mo lahat ng tao eh entitled sa ano, game changer talaga yon. So hindi man tayo at par with the better ones, no, sa mga Scandinavian countries, eh hindi naman masama na yung lahat ng Pilipino eh entitled sa ano, sa healthcare. Okay na yon. At ang totoo lang eh dapat siguro talaga ang gobyerno dagdagan pa ang suporta rin sa ano, pagka mayroong mga pangangailangan, eh magbigay pa ng pondo. Hindi naman yung inaasa lahat doon sa ano, na nagkakaroon, kung may anomalya man lang, eh correct natin yan. At papanagutin. Papanagutin yung dapat managot. No? Very good. Alright. Sunny, nakakadalo ka sa ILO, General Assembly. Nakakausap mo yung ibang mga labor leaders at mga employers. Ano pagkakaiba kung health programs ang pag-uusapan? Yung sa Pilipinas, nitong kasalukuyang universal healthcare na isa sa principal author ay si Senador Ejercito, ay palagay ko, katulad ng sinabi ni kasamang June Ortiz, ay malaki ang pagbabago sa Pilipinas na makover yung lahat ng mga Pilipino. Although sabi nga, it's a work in progress. Halimbawa sa Denmark, ang mga kausap natin, mga kaibigan, ang kanilang health system ay gobyerno talaga ang responsable nito. Ay 80% ng mga local government taxes ang ginagastos, 84% ay para sa health system nila. Ang yung balance ay private sector. So malaki-laki ang ginagastos ng gobyerno para sa kanilang health system. At siyempre, lahat ng sakit ay covered nito at kasali na yung mga medical services at professional services na binibigay ng gobyerno. Okay. Dito sa malaki ang kwan din, partisipasyon ng employers group at ng workers group, sapagkat
may partisipasyon sila sa decision making sa mga ahensya ng gobyerno na humahawak sa health system nila. Sa Pilipinas, yung siguro ito yung isa sa mga babaguhin natin sa Fail Health Law. Yung sa section 13 nito ay wala masyadong emphasis yung representation ng trade unions. Although binabanggit yung employers group, yung representation ng trade union na parang kabahagi ng tripartite representation sa decision making ay hindi masyado na-emphasize. Sa okay. social security system natin ay na-emphasize yan yung representation ng workers at ng employers, pero sa kasalukuyang administrasyon ay hindi at nalusaw yung tripartite representation sapagkat yung mga appointed sa Social Security Commission ay hindi nanggagaling sa trade union at yung representative ng sa employers group ay wala atang konsultasyon sa kanila nang na-appoint itong mga representante nila. So yung voice ay napaka-importante din sa decision making. Okay, mahalaga yon. May tanong si Jasmine Romero ng ABS-CBN. Sa dalawang Dr. Jean, kay Dr. Eugenio Jose F. Ramos ng Medical City at kay Dr. Jean Esperos, meron po bang mga COVID patients na hindi nakaka-avail ng benefits from PhilHealth? Would you have some figures para kay Dr. Ramos? Doc? Well, as far as I know, all COVID cases are actually covered with PhilHealth. Uh-huh. Okay, wala pong tinanggihan. Wala, wala po. Hindi kami tumutanggi po. Ah, okay. Siguro naman eh pwede rin kayo magkwento. May PhilHealth na, may HMO. Meron din ba mga HMO na ayoko man sabihin pero balasubas? Actually during the peak ano po, March, April, May, wala ang mga offices nila close ano. So a lot of these patients we had to do our own coordination with them because we had to call them for coverage and all these things. So I would say that during the first ano po, during the first 3-4 months na hindi pa sila pumupunta sa hospital itong mga HMO coordinators, medyo nakatipid yata yung ano ha, yun ang impression ko, nakatipid yata yung HMOs kasi ang utilization ng membership nila ay medyo kumonte. Ah, okay. Marami po nagtago sa hospital, natago sa mga bahay nila. And so I would say that the utilization rate of HMOs went down during the first 3-4 months. Yeah, I recall I went to a hospital sa St. Luke's. Meron akong HMO eh. Sabi ko, nagkaroon ako ng lagnat dahil meron akong infection. Sabi dun sa triage, we'll have to get you a swab test. Sabi ko, it's okay. Will it be covered by my card? Hindi ho eh. Dahil sa nung mauso yung COVID, nakapirma na kayo. Hindi kasama yan. So, you have to pay. Pero pag positive kayo, i-reimburse naman. Eh sabi ko, okay. Hindi baling, hindi ma-reimburse. Huwag lang mag-positive, no? Kanila na yung pera. Yeah, yun ang mga, ano po, yun ang mga nawawala, nagugulo. You know, the inconvenience sa pasyente. Because communication was not so clear-cut about these things, no? Coverage and all these things. Yeah. So, pero hindi ko naman na-encounter yung problema na yan dito sa amin. Okay. All right, Dr. Jean, sapagkat kayo po yung mas madalas dyan sa PGH, please, tell us your views. Ano ba sitwasyon? Wala naman po kami naririnig na pasyenteng na COVID na hindi sinagot ng PhilHealth. I think malinaw po yun na sa panahon ng pandemya ay sinasagot lahat ng PhilHealth. Yung mga pangangailangan sa hospital. Of course, ang limits po diyan ay yung mga halimbawa yung isang concern ay yung bukod sa loss of income, yung ibang gastusin sa travel ganyan. Pero as far as hospitalization is concerned po, lalo sa mga government hospitals, tinutugunan po 'yan. Wala kaming narinig na pasyenteng hindi sinagot or hindi binigyan ng ayuda lalo pag COVID case po. Sir Mel. Ah, okay. May nag-react dito kahit daw po sa Saudi Arabia, okay ang healthcare system. Yung mga consultant na doctors ang covered ng insurance depende sa kumpanya. 20% lang ang share ng pasyente.
Kailan daw po kaya mararanasan ng mga Pilipino ang ganitong setup? Dr. Jean and Dr. Ramos. Dr. Jean. Well, actually, let me share, no? Kasi there was a discussion about health system models, no? I agree with Dr. Jean, the other Dr. Jean, that we cannot, we were following the Western, the American model, and I think it's the worst model to follow. Really, very expensive po. Pinag-aawayan ng mga politicians yan, and it becomes an agenda in elections, ano po. So the Philippines actually patterned its healthcare systems to U.S., and I think we're learning through the years na this is not the model that we should follow, no? Ang masasabi ko lang is that ang problema kasi sa atin when we talk about health, we think of hospitals. The healthcare is hospital based, no? When in fact I think Senator JB was talking about the importance of the entire infrastructure of health, which is really primary care. That's where the money should be there in prevention rather than on hospital care. Hospital care po, talagang tertiary care, mga cabbage na po yan, mga hemodialysis na yan, mga sepsis na yan, mahal po yun. ICU, critical, acute critical care yan. So ang healthcare system natin should really be more towards primary care. At the moment, ang infrastructure na may problema din tayo is even the medical schools and the medical training are geared towards specialization. And so specialization, ang nangyayari dyan is there is now an imbalance between primary care physicians and specialists. Napakadami na ng specialists. Ano po? Kung minsan isang pasyente na kayang-kaya ng isang generalist, apat na specialist ang tumitingin. May specialista sa kidney, may specialista sa lungs, may specialista sa puso, may specialista sa infection. When in fact, a general internist can actually handle this. So it is really the infrastructure that should really be considered, and I think we cannot really separate health from the rest of the aspects of governance. And I think that's where we are, because we just focus on hospital care, and that is where the problem is. It should not be in hospital care, it should be primary care and prevention, actually. Okay, very good. So, can we go to Cuba? Jean Esperos, please. Bago tayo, Sir Melo, bago tayo pumunta sa Cuba kasi malalim-lalim na. Agree po ako kay Dr. Ramos, kay Dr. Tocayo. Pagkapareho pala kami ng pangalan. Okay. Kailangan talagang palakasin yung preventive aspect. In fact, hindi lang yung preventive aspect, kundi yung ano ba talaga yung meaning ng kalusugan or health, di ba? It's the complete physical, mental, and social well-being. At dahil nandito po si Attorney Matula, talagang sa usapin ng isang halimbawa ng manggagawa, mahalaga na meron siyang sapat na nasahod, sapat na pahinga, good working conditions para ma-maintain yung kalusugan niya at hindi siya magkasakit. Bukod dun sa preventive aspect, ma-maintain yung mataas na antas ng kalusugan niya. At agree din po ako kay Dr. Ramos na primary care or papalakas natin ng grassroots base. Ano? Tama po na hindi dapat tayo nakatutok lang lagi sa ospital. Yung pag-iwas sa sakit at pag-handle sa mga sitwasyon ng kalusugan habang hindi pa siya malala. Curative is the most expensive form of care. At pag dyan po tayo tumutok, talagang mauubos at mauubos yung limitadong rekurso natin. So usapin ng Cuba, sila po ang isa sa mga bansang bagamat maliit ang rekurso, napakalaki ng budget na nilalaan nila para sa kalusugan. Isang aspeto po yan. Ano? Pangalawa po, mismong ang pamahalaan nila, simulat sa pool, nagdesisyon na kung ang kalusugan at buhay ng bawat Kubano, ng bawat mamamayan ang pinakamahalaga, lahat dapat ng ahensya ng pamahalaan ay nakatutok para sa pagmimintena ng kalusugan na yan. That's why for the Cuban government, napaka-central po ng maintenance of health. Yun talaga ang kanilang tinutukan. Bukod dun sa ibang welfare nila. In fact, kahit po nung pagkatapos ng Cuban Revolution, nawalan sila ng mga doktor. Halos bumagsak yung healthcare system nila dahil nag-alisan yung mga doktor. Ang ginawa naman ng Cuba, hindi in-establish agad yung kanilang healthcare system. Ang sinimula ng Cuba ay pakainin yung kanilang mamamayan. Bigyan na sapat ng nutrisyon dahil ang sapat na nutrisyon ay nagpapataas ng kanilang
kalusugan. And that alone improved the healthcare status of Cuba. Sa ngayon po, mahirap din naman sabihin na kukuha tayo ng isang modelo mula sa isang bansa at yun ang kokopyahin natin in toto. Mahirap pong gawin yun dahil meron pa rin tayong mga particularidad sa ating bansa. Dapat makita rin natin yung lakas at kahinaan ng ating healthcare system at diyan tayo magsimula. Okay. May mga modelo na pwede tayong gamitin pero iangkop po natin yung kasalukuyang strength and weaknesses ng ating healthcare system para mas madali po natin yung ma-improve. Okay. Thank you. Thank you. Mr. June Ortiz Luis. June? Yeah. Hello? Okay. Yes, yes. Meron ako nakita, may nagpadala sa akin ng screenshot. May nagbebenta na raw ng bakuna at dinadaan sa Shopee. Indonesian vaccine daw ito. Ano ba ang ilo na monitor? Dahil baka hindi natin alam, merong nagninegosyo ng illegal. Maapektuhan ang business climate at ang image ng mga negosyante. Actually, first time kong narinig yan, no? Pero ako naman, personally, I hope the doctors won't mind, no? Yung kagaya ng mga nagpa-injection na Chinese, no? Na 100,000 no yata yun, no? Uh-huh. Marami rong pogo. Last Monday, napag-usapan dito. Yung ginamit nila, made in China, na may tiwala sila sa mga doktor na ano, hindi nga dumaan sa FDA natin, pero as far as they are concerned, okay yun. So, so bahala sila sa buhay nila. Kagaya halimbawa noon nga una, wala naman tayong mga gamit, wala tayong gamit alam. Nire-raid natin yung mga ano doon sa Pontana, for instance, yung mga clinical facilities doon. At hinuhuli natin, hinahanap natin. Eh, anong magagawa mo? Eh, noong time na yun, yung mga Chinese guru doon, pumupunta rin sa mga hospital, di naman sila matatanggap, ayaw naman, ala naman sila tiwala rin sa mga, kung saan sila dadalin. Saka wala silang PhilHealth. And then, nagusok-usok sila, naglagay sila na, no? Kumuha sila ng medicine from China na alam nila, ginagamit yung mga ano nila, at ginamit nila. Wala akong nabalita ang namatay doon. Pero sa mga hospital natin, maraming namamatay. Na huli nilang inadmit yung mga doktor, yung mga gamot. Yung mga gamot na ginagamit ng mga yon, eventually, we accepted. Medyo nahuli tayo. Ba't natin pinag-uaksaya ng panahon yung pag-raid sa mga lalo? Yung binakunahan yung mga PSG. Ba't natin pinag-uaksaya ng masyado malaking panahon yan? E di, pag-asapan natin yung how we can move forward, hindi yung how to put blame on people. Okay. Unang-una, laking tulong nga. No? Oh. Okay. So, alam na ano. Na... oh, salamat for the update. Pero, yung infringement ng batas, Sunny, being a lawyer that you are, serious ba yon kung magpapasok ka ng bakuna na hindi dumaan sa regulations? Sa regulatory points? Oo, yung batas naman ay... para lang sa lahat ng mga tao eh. So hindi ka naman exempted kung nasa PSG ka o cabinet secretary ka. Kaya napakalaking problema yung ginawa na hindi dumaan sa FDA yung paggamit ng bakuna na ibinigay sa mga PSG. You know? So okay. May mga administrative palagay ko, may administrative at criminal sanction yung mga gumawa noon at palagay ko dapat lamang bigyan ng investigasyon na tama para at least makita natin na pantay-pantay tayo sa Pilipinas at walang exempted sa ating batas. Yeah. Okay. Yes, please. Sa Pilipinas kulang yung ating mga doktor talaga eh maski paano. So maganda yung pinirmahang bagong batas yung scholarship sa mga doktor. Malaking tulong yan para sa mga Pilipino kasi sa kasalukuyan ata is isang doktor lang sa 1,000 populasyon natin. Sa Estados Unidos ata tatlong doktor sa tipo. Sa Denmark is 4 na doktor sa 1,000 populasyon nila. So malaking tulong yung bagong batas na ginawa para sa scholars sa okay. Mga estudyante ng medisina. All right. Attorney Sunny, can I butt in?
Yes, please. Yes. It is not really nakulang sa doktor, ano po. Karamihan po ng doktor. Ng video. Okay. 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 The problem, well, I was the president of the Philippine College of Physicians about 10 years ago. And these are general internists, ano po. Karamihan po mga specialists yan. We train them, and then most of them are in NCR. So close to around 6,000 of our members are actually in the National Capital Region and in the urban areas. Wala pong doktor ang gustong pumunta sa mga areas na medyo suburban kasi po natitrain sila kasi sa technology, mga bagong equipment, at napapansin nila na hindi sila talaga aasenso kung doon sila babalik sa kanilang kanya-kanyang lugar. So the problem is not really the number. I think it's the maldistribution. And the reason for the maldistribution po is the fact that people who train with the specialist care, yung sinasabi ko kanina, na tendency towards specialist care, they would rather stay in urban areas. And so nandito po, nagsisikipan lahat mga doktor na specialista sa mga hospitals dito sa Metro Manila at saka sa National Capital Region, sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod. Pero sa labas po niyan, wala na po. So I think it is really the maldistribution of doctors. And the reason for that is basically because of the specialization. So okay, yun ang sinasabi ko po, na infrastructure should be looked upon. Kasi hindi lang too easy na sasabihin natin, gagawa na naman tayo ng law para dagdagan natin yung mga doktor natin. Kasi kung dito lang naman sila talaga pupunta sa mga urban areas where they train, kasi ang training nila po is technology-based, eh, mga latest in medicine, magkakaproblema talaga tayo. Okay. Yeah. Would you care to add, Dr. Jean, before we go to another question from Jasmine Romero? Yes, please. Yes po. I agree with Dr. Ramos na talagang yung training, dahil halimbawa, lalo kung siruhano ka tapos wala yung kailangan mong gamit, or ophthalmologist ka, wala yung gamit na kailangan mo, hindi ka talaga makakakilo. So hindi mo mabibigay yung maximum na husay mo, yung service na dapat na binibigay mo dahil kulang ka sa equipment. On the other hand, gusto rin natin tignan yung paano ba ine-educate yung mga doktor natin. Kasi kung titignan natin, halos lahat ng medical schools, ang training niya nakakabit sa hospital. Talagang kahit na ang lahat ng graduate sa medical school ngayon ay general practitioners pagkatapos nilang graduate sa medical school, halos lahat ng kanilang training ay nakakabit sa hospital at ang nakikita nila ay puro specialists. At ang nagtitrain sa kanila ay puro specialista. So it becomes a cycle talaga. Dahil kung ang nagtitrain sa'yo at ang nagmumulat sa'yo sa usapin ng pangkalusugan ay nasa hospital, ang tendency mo talaga ay manatili sa hospital. Napakaliit ng panahon ng ating medical education at yung orientasyon ng ating medical education ay hindi nakapatungo dun sa primary care. Hindi siya nakapatungo dun sa grassroots. Ang kalakhan ng clinical experience ng ating mga doktor at ang ating mga medical students ay nasa hospital. At kung mananatili yan, talagang hindi nila pipiliing mag-serve sa primary care level. Okay. At siguro yung pangatlo, mismong sa primary care level, mismong yung sistema rin natin, at ito, baka makatulong si Senator JV, no? Walang future pag pag general practitioner ka eh. Either papasok ka sa MHO, sa Rural Health Unit, wala ka ibang pupuntahan. Kumbaga, paano maiinganyo ang isang bagong graduate na magsilbi sa kanayunan sa primary care, halimbawa, sa maliliit na lungsod, sa maliliit na komunidad, kung walang suporta sa kanya? Tapos, napakahirap, yeah. Yes, sir. Tapos, may ganun, ano? Yun. Okay. Tapos, mare-red tag pa, ano? Oh, yan pa, no? Lalo kung taga-UP ka, no? Tapos nagpunta ka sa isang malayong lugar. I mean, kahit nga yung DTTB, nahaharas pa eh. Dahil, at yan, programa na ng gobyerno, no? Dahil lang meron silang hindi nakasundo doon sa lokalidad. So, ganyan. Paano natin pinoprotektahan yung mga doktor nating nagtatrabaho sa kanayunan or doon sa mga grassroots, okay, kung saan sila kailangan? So, kung titignan natin, yung training, yung education, yung deployment, yan kailangan po talaga nating tignan yan. Para matugunan yung sinasabi ni Attorney Matula na kulang na kulang talaga. At agree ako kay Attorney Matula, may mga lugar dyan na iisa lang ang doktor sa buong isla. At yung populasyon ng isla na yun, pumapalo ng 60,000. Yung kamakailan, yung namatay po, si Dr. Sancelan sa Negros. No? Yung pinatay. Yung pinatay po. Diba? Siya lang ang doktor doon. Ilan ang populasyon noon? 60,000. Tapos,
head siya ng Interagency Task Force Against COVID, nag-iisang doktor doon sa lugar na yon, pinatay pa dahil na red tag. Ano yung mensahe na ipinapadala niya ngayon para sa mga gumagraduate, nag-aaral ng medisina? Napakahirap okay. na nga magtrabaho sa komunidad, peligroso pa sa buhay mo. So, okay. yan po mga kailangan natin tignan. Na okay, bago ko makalimutan, sabi ni Sunny Africa, happy birthday daw, Dr. Jin. Okay? Birthday niyo pa. Maraming salamat po. Senator JD, would you care to react to that point raised by Dr. Nisperos tungkol doon sa security ng mga manggagamot sa iba't ibang lugar bago tayo magtungo kay June Ortiz Luis? Yes, please. Yung siguro... Well, yeah. Well, ano na yun eh. Challenge talaga rin yan na dapat maging anong pakita ng gobyerno na safe ang bawat isa, bawat mamaya, hindi lang bawat doktor, na sila magpunta sa kanayunan. No? Na siyempre, kaya na nabanggit kanina ni Dr. G, talagang ano na nga na, very rare ang magkaroon ng mga doktor minsan sa mga isla, no? Talagang yung mga doktor sa kanayunan, sa mga rural, talagang kailangan po natin. So, yan ay talaga isa sa mga challenges na kinakailangan nating address as we go along, as we improve, no, on the healthcare system. Okay, yeah. We're about to wind up, pero June, may tanong si Jasmine Romero. Simple lang yung tanong eh. Just to clarify po, yung Philippine Medical Association nagsabi wag nang palakihin yung issue sa smuggling ng COVID-19 vaccines sa PSG. Sabi ni Jasmine Romero, are you saying the same thing? Yun po ang tanong. Kayo, sa inyo raw. Sino ba tinatanong? Ako ba tinatanong mo? Kayo raw. Oo. Sabi, just to clarify, yung Philippine Medical Association said, huwag nang palakihin. Alam mo. Yes, please. Alam mo, kung titignan mo yung space na ginagamit no sa yan, sa dyaryo, sa TV, tsaka sa ano, ang dami natin problema. Ano ba ang endgame natin no para sa investigasyon na yun? Para maturo kung sino yung mag-import, para maturo. Eh, itong mga tao na to, eh, sarili naman nila inilaan naman, wala namang na disgrasya, wala namang perang involved, wala namang anomaly. Why are we spending so much time in media at ang lahat ng mga ano ba ang end game natin sa pag-imbestiga na yan? Eh, ang dami natin problema po pwede pagtuunan ng panahon eh. Nauubos yung oras natin doon sa vaccine na yun. Ha? Yung mga tao naman eh, sinasabi nila, willing kami, wala naman na disgrasya sa amin. Eh, sa totoo lang, kung titingnan mo even before, nung bago ma-approve yung ibang medicines dito, Chinese, lahat ng Chinese dito, merong medicine ini-import kanya-kanya eh. Nag-judge sila kanya na hindi naman approve ng FDA eh. Eh sila gumagaling eh. Sa katwiran ng iba, aanin mo ba ang damo kung patay lang kabayo? Eh ang bagal-bagal nating mag-process. Ang bagal-bagal, nahuhuli tayo. And then you expect that everybody will wait for the process. Eh, alam naman nila na yan tested doon sa ano. May tiwala sila doon sa FDA doon sa China. May tiwala sila sa FDA kung saan man yung nanggaling. Lahat yan meron. Sa bahay, tignan mo lahat yung mga Chinese natin. Meron kanya-kanyang gamot na hindi approved ng FDA na pinasok dito is smuggled. Ano yon? Eh, gusto nilang gamitin yun eh. Anong magagawa mo? At may tiwala sila ro. Lalaro sila. Di naman nila kinukommercialize na binibenta. Ay, pagtuod natin yun, kung meron ng negosyo yan, kung merong anomaling nangyari yan. Kung wala naman, pabayaan na natin, sayang oras. Sayang ang pera ng gobyerno sa pagdadaldala natin dyan. All right. Final messages sa bala na, sa publiko. Let's start with Dr. Ramos from the Medical City. Ano po ang inyong mensahe? Ano po ang inyong parting statement, so to speak? Well, after listening sa lahat, ano po, very clear kung saan-saan na tayo na pumupunta. But your central video, to this... Your video, please. I'm sorry. Okay. Central to everything that we discussed this morning is really health, no? Kay nasa isla ka, kay yung mga vaccines na smuggled sa lahat, it's all about health. People want to take care of themselves. No? So I think it's important that as we go along in terms of governance, that understanding that health is central to human development.
And so we need to really make sure that people appreciate what health is all about. Hindi yung hospital care po, but really kalusugan na sinasabi ni Dr. Nisperos. Kalusugan, we need to take care of ourselves and we need to be accountable for our own health. Dapat hindi tayo nagdi-depend sa gobyerno, hindi tayo nagdi-depend kung kani-kanino. Tayo ho, responsibilidad natin to take care of our own health. Okay, thank you. Dr. Jean, happy birthday again. Maraming yes, salamat po sa pagkakataon na makapagsalita dito, Sir Melo. Ang mensahe ko po siguro is patuloy nating ipaglaban yung kalusugan bilang karapatan. At kami po ay handang makipagtulungan paano natin i-reform, babaguhin yung healthcare system natin para higit pang mapangalagaan ang kalusugan, lalo na yung mga maralita ang populasyon ng ating bansa. At mismo yung mga healthcare providers, ang hindi natin masyadong napag-usapan ngayon ay yung healthcare providers, no, yung mga nagbibigay din serbisyo dahil sila rin ay kailangan natin pangalagaan. Napakarami pong suliranin, napakaraming kailangan ayusin sa ating pambansang sitwasyong pangkalusugan, sa sistemang pangkalusugan. At nakakatuwa rin na sa mga diskusyong ito, unti-unti nating binabaklas or nililinaw alin yung dapat ayusin at paano dapat po yung ayusin. At handa, sana magpatuloy tayo magtulungan towards that end. Thank you very much. Thank you. Attorney Sunny? Paki-unmute lang po. Yes. Okay. Para sa trade union movement naman, napaka-importante yung participasyon ng mga manggagawa sa anumang mga ginagawa ng gobyerno. Tulad ng sinabi ni Dr. Jean na napakarami tayong problema. Pero palagay ko kung marami tayong problema, kung sama-sama nating lutasin ito, palagay ko ay mapapagaan natin at mabigyan natin ng solusyon ang ating problema. Yung mga patayan sa kanayunan, lalo na yung lately na nabiktima yung doktor, ay napakasakit po yan para sa mga manggagawa, no? At palagay ko ay may malaki tayong problema sa kasalukuyan, yung ongoing killings na dapat bigyan tuon at bigyan ng kalutasan. Kung yung insurgency natin ay umabot na ng 52 years, ay may mali ata sa ating sistema na dapat nating tugunan. Kaya yung panawagan namin, yung gobyerno, ayaw na ata magpisto. Kaya yung NDF naman, parang lukewarm na ata. Nanawagan kami sa ating mga spiritual leaders, yung mga faith-based organization katulad ng CBCP, ng National Council of Churches of the Philippines, kasali na yung Iglesia ni Cristo, o yung ating mga ulamas na pwede bang mag-initiate sila para sa peace talks at seryosong tingnan itong problema na hinarap natin. Hindi lang ito labanan sa baril. Ito rin ay labanan para sa mga ideya, alternatibo na dapat i-adapt ng mga Pilipino. So huwag nating hayaan yung mga militar lamang magdidesisyon, ang gobyerno lamang o NDF lamang. So nananawagan kami sa mga religious faith organization natin na kunin yung inisiyatiba na maibalik ulit sa table yung usapang pangkapayapaan. Yeah. June, mula sa PCCI, bago tayo magtungo kay Senator JV, message? Ano pong mensahe ng PCCI? Oh well, ang topic natin talaga yung wag madagdagan lang ang gastos dito sa ano, sa PhilHealth na tinugon naman ni presidente. Sana yung SSS man sana mapagbigyan. Pareho naman ang rason kung bakit pinigil ni presidente yung pagtaas ng PhilHealth, ano? Pareho naman ang rason sa SSS. So we hope that it will also be acted by the president that way. Okay. We join with the employers group. Good, very good. Senator JV, mensahe po ninyo para sa ating mga manunood, mga kababayan. Please go ahead. Una-una, magpapasalamat ako si Omel at sa programa mo Tapatan sa Aristocrat, sa ating makasama kanina, sa lahat ng panelists. Maraming salamat din sa napakagandang diskusyon kanina, no, tungkol po sa issue ng universal health care doon, ng PhilHealth at itong COVID pandemic. Ang akin lang ay
siguro bagamat ako'y wala na sa Senado, sana po'y magtulong-tulong tayo na ipaglaban pa rin natin, isulong pa rin natin ang universal healthcare law. Ako'y naniniwala ng batas na ito ay talagang siyang, sabi nga kanina, ito'y game changer, no? Para sa buhay ng bawat Pilipino, no? Bagamat it's experiencing birth pains, dumaan pa itong pandemic, no? Dapat pa rin nating suportahan dahil ang gusto natin ay gumandang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino, at yan po ang intention nito, no, na gumaan ang buhay ng bawat Pilipino, no, sa larangan ng lalo na ng kalusugan, no, na pagtulong-tulungan po natin. Kaya mabuhay po. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Thank you very much, Dr. Eugene Ramos. Pakibukas lang po ng inyong camera. We'd like to take a screenshot where everybody is in. Yan, good. Thank you. And let me end our discussions today with a simple quote. Ito pong quote na ito ay mula sa isang kilalang tao. Ang sabi po ni Thomas Carlyle ay, "He who has health has hope. And he who has hope has everything." So, thank you very much for being with us. Salamat po kay Ginoong June Ortiz Luis Jr. ng PCCI, kay Attorney Sunny Matula, kay dating Senador Joseph Victor Ejercito, kay Dr. Eugenio Jose F. Ramos ng Medical City, at kay birthday celebrator Dr. Jean Esperos. Sayang, hindi natin nakasama si Congressman Joey Sartis Salceda. Ito po si Melo Acuña, nagpapasalamat sa inyong pakikiisa. Have a nice day. Please stay safe. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.